Okay, so hindi lang talaga. Itinataas po namin ang programang ito upang ipaalam ang aming kwento at naway makapagbigay. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at malamit po kung makakasama ninyo ngayon dito sa ating programa. Napunghayag natin ang unang tatlong kabanata o episode ng Life in the OCS Talkie Series. Ang mga susunod na kabanata ay mapupunta at i-upload natin yan sa mga social media accounts na meron tayo sa Join the Army. Ngayong araw na ito, mas makikilala natin ang mga casting director at mga tao sa likod ng Talkie Series natin. Ladies and gentlemen, my name is Adrian Clemente and welcome to the Life in the OCS docu-series. Ang inyong pangalan, kami naman po ay humihingi ng cutting request to stand up for you to be acknowledged po. You'd like to start with Major General Ramon Sagala, Philippine Army. He's the Commander of Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. Colonel Harold Tabunok, Philippine Army, the Commandant of Officer Candidate School. Colonel Richard Servito, Philippine Army, President OCS Alumni Association Incorporated. We have Mr. Mike Sandejas, our Creative Consultant. We have our guest, First Lieutenant Ronnie Liang, Philippine Army Reserve Officer. Magagaling pa po kasi sa Mindanao si First Lieutenant. Pero mamaya makikita niyo siya. Hopefully. We have Colonel Roderick Paralag, Philippine Army Assistant Chief of Staff for Personnel G1 PPA. Colonel Louis de Maala, Philippine Army, Army Chief for Public Affairs. Colonel Patrick Davidia, Philippine Army, Director, Army Personnel Management Center. And as well as we would like to acknowledge the members of our press and media. Ang personal ni mga cast natin mula sa docu-series. By the way, my friends, lahat po ng mga nakilala nating probationary lieutenant that we showed earlier sa ating screen, lahat po sila ay hindi artista. Bagkos, totoo po, hindi natin siya kasama ngayong araw, pero he's very fortunate because he was chosen to be our representative for the India Military Academy. So he's undergoing a training right now. Let's give him a round of applause. Sa mga oras na ito, bibigyan natin ng cutting spot ang ating mga class. We would like to give them microphones as well. Gusto lang po muna namin makilala isa-isa, pangalan muna. At saan po kayong lugar ng galing? Medyo wala sa practice to, pero gusto lang namin makilala one by one your name and your place kung saan po kayo ng galing. Let's start with Lieutenant Alvarez. Good morning, sir. Good morning, everyone. I'm Lieutenant Ana Alvarez. I'm from Las Vegas City. Good afternoon, ma'am, sir. Good afternoon, everyone. I am Second Lieutenant Chelo Pitalosic, Philippine Army, from Tuguegirao City, Cagayan. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. I am Second Lieutenant General Durango from Cagayan de Oro City.
Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. I am probationary. I am second lieutenant Sandra Ebenezer Agustin from Ilocos Norte. Good afternoon, everyone. I am second lieutenant Gonzonen and I am from La Trinidad, Bingo. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. I am second lieutenant Kayla. I am Singson Balbona, Philippine Army, from Barangay Bashaw, Ibisan, Capiz. Panapakagulan natin ang ating mga kas ngayong araw na ito. Simpleng katanungan lang, gusto lang namin malaman ang kwento. Munong kayo ay nag-undergo ng training. Kaya ang unang tanong natin, gusto lang namin malaman, kwento na kami, how was the experience while filming the series? I think I can start with Lieutenant Alvarez. Can we have the microphone, Lieutenant Durango? Thank you so much. Can you tell us from... Gusto namin malaman, ano ba yung nakita mong malaking pagkakaiba from being a civilian going now to being a soldier, part of the Philippine Army? Good afternoon again. It was very challenging talaga kasi coming from an all-girls school, parang hindi siya biro yung adjustment. So, parang andun ka para may papatunayan ka sa pamilya mo, sa sarili mo, at sa ibang tao kung anong gusto mo para ma-influensya mo ba sila. Parang ganun yung gusto kong mangyari para magkaroon tayo ng change dito. Starting with ourselves para magkaroon ng pagbabago dito rin sa bansa natin. Maraming salamat. Gusto kong marinig ang boses ni Lieutenant Durango patungkol dito. Sir, bilang ikaw ay isang engineer, tama ba? At physical, PE teacher, from being a PE teacher, nakatapos ka, no? Kamusta yung naging experience mo, sir, no? During the training, including the intensive physical training. Kwentuhan mo kami, sir, kamusta ba ang naging experience mo? My experience ko dito sa OCS, sa training, is that kailangan talaga magpalakas physically sa pull-up, push-up, or kahit anuman yung gawin sa physical aspect. Kasi kailangan ko ipasa lahat ng training dito sa OCS. And then, yun, as a physical education instructor before, bago ako lumipat sa OCS. And then, parang sa labas kasi sanay na ako sa mga physical activities. Kaya ang papasok ko sa Philippine Army parang okay na para sa akin. Parang ano ko na kasi nasanay na. Nasanay ko sa mga sports at mahilig ako sa mga physical activities. Parang okay naman yung training sa akin. Kaso nga lang yung parang mahirap sa akin is yung parang mahiwalay sa mga civilian life. Pero on the way na yung training na palagi mong ginagawa, parang nasasanay ka rin sa mga activities. Maraming salamat, sir. I would like to hear naman ito si Lieutenant Balbona. Lieutenant, kayo po ay nagaling na sa Philippine Army talaga before. You were an enlisted personnel before. Then you decided to enter the OCS, correct? So, from that experience, Lieutenant, ano yung maibibigay mong mensahe para sa mga nandito ngayon na nakapanood ng Life in the Series o Life in the OCS series natin? Ano yung mensahe gusto mong ibigay sa kanila? Okay, sir. At first, I would like to introduce myself. I'm a licensed teacher and I'm a former enlisted personnel. But in school, we are treated and trained equally regardless of our military background and the courses that we have. And I could say that the training is very challenging and it's enjoyable. Challenging siya in a way that hindi mo ina-expect na makakaya mo yung mga bagay that you'll never expect na ma-overcome mo. And then, enjoyable siya kasi yun, once na ma-overcome mo yung mga hardships and the challenges doon sa training, it's very self-fulfilling and you can find your purpose while doing it. And I can say that to all the students and the applicants, aspiring applicants of Officer Candidate School, always believe in yourself and work hard. Prepare for yourself and pray to God always. Your dedication and determination will determine your success and you will be the person you really wanted to become. And yun po, kung kaya namin, I'm really sure makakaya niyo rin. Maraming salamat for that motivation, Lieutenant Balbona. I would like to hear the voice of Lieutenant Agustin. Sir,
ano ang mensahe mo para sa mga aspiring officers of the Philippine Army? First of all, good afternoon, sirs and ma'am and to all who joined us in this moment as event. Ang masasabi ko lang sa mga aspiring na mga applicants and mag-a-apply sa Officer Candidate School, toward lang, be ready. Kasi ang Officer Candidate School is not a normal institution. Itong institution na ito ay institution na maghuhubog sa inyo bilang isang future leader of the Philippine Army and being a platoon leader. Dito huhubugin ka kung paano mag-lead ng mga tao. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, mga aspiring, be ready. Thank you so much, Lieutenant Agustin. So, Lieutenant Talusig, we'd like to hear your message as well. You would like to dedicate for the aspiring leaders or future leaders of the Philippine Army. Good afternoon, Ma'am, sir. I am Second Lieutenant General Vito Nausik, Philippine Army. So, my message ng former aspiring applicants ng Officer Candidate School, lalo na sa mga college student dyan, ang Officer Candidate School is home of the professionals. So, kahit anong course nyo, education man yan, engineering man yan, pasok kayo sa Officer Candidate School. Doon, i-mold kayo, tuturuan kayo na kung paano maging leader, maging disiplinadong officer ng Philippine Army. And lalo na sa mga ROTC dyan na may mga experience, dito, welcome na welcome kayo sa Officer Candidate School. And dito, mapapractice nyo yung leadership. Hindi lang, and pagtiwala lang din kayo sa sarili nyo. Kung kaya namin, kaya nyo rin yan. And isa na rin ako sa ebidensya ng success ng isang ROTC cadet. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for the cast of the Life in the OCS docu-series. And right now, maybe nakita niyo na kanina nung pinanood natin yung kanyang pangalan at marami doon ay marami siyang ginawa sa pagbuo ng docu-series natin. Without further ado, it's my honor to present to you the director behind the Life and the OCS. Let's give a round of applause to Director Jerome Fabona. Direk, magandang hapon sa iyo, Direk. At napakaganda ho ng inyong titig ngayong hapon na ito. Sir, we would like to ask you this question para mas makita rin namin kung ano pa yung pinaka-objective ng docu-series. Ano ba naging inspirasyon niyo, Direk Jerome, for making this kind of docu-series? So yun, good afternoon yung mga. First of all, maraming salamat sa pag-attend ng aming premiere ng Life in the OCS. Of course, our inspiration in crafting this film is, first of all, is we want to inform. We want to inform the public sa lahat ng mga estudyante, lahat ng gusto ng mga ngarap na maging officer candidate, na ganito yung buhay kadete. Ganito ang buhay sa officer candidate school. And for them to prepare spiritually, mentally, and physically kung paano talaga tayo ma-overcome ang lahat ng mga challenges na haharapin natin pag pumasok tayo sa Officer Candidate School. Yun. And I would like to acknowledge and thank our Almighty God for giving me this talent and to share this to the Philippine Army for putting me in this position. And of course, our Director of APMC, Colonel Patrick B. Villasur, thank you for entrusting us, our team, the maraming salamat, Direk. At dahil nabanggit mo na po ang pangalan ng the man behind the Life in the OCS docu-series, we would like to hear also a message coming from him. Let's give a round of applause to Colonel Patrick Devilla. Ladies and gentlemen, good afternoon. The idea of coming up with this docu-series actually came from when I was brainstorming with Commandant of OCS, Colonel Abulok. He suggested why not take videos of OCs during training. And I'd like to acknowledge and thank Colonel Abulok for that
contribution and the explanation. Please help join me. Thank you for your time. With that idea, we were very lucky na meron kami very good cast, miski hindi volunteer, na volunteer. But thank you, they were very dedicated and very supportive. And of course, we are also very fortunate that in APMC, we have very talented and dedicated people, especially sa digital creative team. And nandyan, yung ating director, si Jerome Pabonan. Thank you. And the team leader of the digital creative team, may I call on Ivana Tapalya. Please come up. Hey, possible. This premiere, the one who conceptualized it, the one who planned it, and the one who managed it, and stay managing it now. Please like it on Facebook and YouTube and Instagram, and share it with your family, friends, and classmates, and kung pwede yung books ko lahat. If you're able to do that, we're able to achieve our objective, which is lahat ng Pilipino alam kung ano yung OCS. And we, if we're able to achieve that, our chances of getting the best and the brightest officers for the Philippine Army is higher. And if we do that, if we get the best and the brightest for the Philippine Army, we'll have the best and the brightest Philippine Army officers defending our country and securing our land. So thank you and good afternoon. Thank you. The Armed Forces of the Philippines and the military service is a reflection of the Filipino society. Simula panong panahon na ginambala ang ating bayan ng mga dayuhang mapanakop na kagaya ni Magellan, hanggang sa panahon na tayo ay sinanok ng mga Amerikano, hanggang sa panahon na tayo ay nilusob ng mga Hapon, nakapag-produce tayo ng mga outstanding leaders sa Philippine Army. At bilang komandante ng Philippine Army Officer Candidate School, Gregorio Del Pilar, na Tagaluzon, para handa iaalay ang buhay para sa ating bayan. Ang mga nakita ninyo ng mga officer candidates at mga bagong opisyal na humarap sa inyo ngayon lamang ay ang refleksyon ng Filipino society ngayon. Sila ay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippine Army OCS. Kung kayo ay mapasama, mapaswerte na mapasama doon sa kota, kami na sa training administrators ay maninigurado na kayo ay aming gagabayan. Siguraduhin namin na mahubog kayo mabuti para pagbalik ninyo sa inyong mga pamilya at sa inyong mga komunidad, na ipagmamalaki ninyo na kayo ay nagiging warang lingkod bayan sa pamagitan ng Philippine Army Secondary School. Ipaabot sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapamilya, ang magandang istorya na nakita ninyo dito sa ating docu-series sa hapon na ito. Let's give a round of applause to Major General Sagala. Kasama ko sa airborne ko eh. And of course, si Rudy, Richard, sa lahat ng nandito, our cast. Magandang hapon sa inyong lahat. Siguro, let me start off by saying that the showing of itong life in the OCS is a glimpse of life in the military. Alam nyo, ang buhay sa military hindi napapakita masyado. Because yung nature ng military,
very secretive kami. Why is that so? Kasi because of our operations, our the way we do our missions, it's always secret. At nadala na namin yan, many years have gone by, na we remain silent, we remain quiet, we remain unseen, unheard, and felt. Kaya lang, with today's complexities, security challenges that we face, there is a need for unity. Sabi ni Karen Kapuno, unity ang kailangan natin. And in order for us to have unity, people must learn our story, not just the OCS, but the armed forces as a whole with many of its organizations. Kailangan malaman ng kapawawan ng UMAC din sa suporta dito sa life in the OCS. And nakakatuwa na malaman na para maging isang officer ka na hubong katihan, hindi natin na ganun kailangan pumunta sa Philippine Military Academy. Meron na mismo dito sa OCS, Officer Candidate School. And maraming salamat sa ABS, sa Philippine Army, sa ABMC for this opportunity na magbigay ng pag-asa sa lahat ng mga nangangarap na maging isang officer ng pupukatihan.